Nel, ano-ano ang mga tinalakay ng Pangulo ukol sa issue sa South China Sea? Administrasyong Marcos na isulong ang kapayapaan sa rehiyon sa gitna ng maritime dispute sa China. Pagsagot ng Pangulo sa mga tanong sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, sinabi niya na palagi siyang nakabantay sa nangyayaring tensyon sa South China Sea. Keeps you up at night, keeps you up in the day, keeps you up most of the time. It's something, it's very dynamic. It's constantly in flux. So you have to pay attention to it and to make sure that you are at least aware of the present situation so that you are able to respond properly. Ayon kay Pangulong Marcos, anuman ang mangyari sa South China Sea ay tiyak na maaapektuhan ng Pilipinas. We're at the very front line. We are at the very front line and so whenever these tensions increase, when the ships come out, the Chinese send their Coast Guard vessels, the Americans answer, we are watching as bystanders and said if something goes wrong here, we are going to suffer. Matagal nang may hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas at Beijing sa isyu sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia ay may overlapping claims rin sa ilang bahagi ng karagatan. Sa kabila nito, ayon kay PBBM, pangunahing polisiya pa rin ang kanyang administrasyon ng kapayapaan. Wala naman dahilan para kay Pangulong Marcos Jr. na bumuo ng armory gaya ng mga malalaking bansa. There is no point. The Philippines building up its armory. Firstly, we are not in an economic situation that we are able to build up to the levels that the Americans have, to the levels that the Chinese have. Ayon sa kanya, hindi naman palaging military solution ang sagot sa mga problema. And if they are going to be military, then they are not solutions because it will end badly. If it goes that way, it will end badly for everyone involved. And even those who are not involved. Ito ang sagot ng Pangulo sa tanong sa kanya ni WEF President Borget gaya ng ginagawa ng Japan. Sa pagdalo naman ni PBBM sa high-level dialogue on investing in infrastructure, inihayag rin niya na kabilang sa prioridad ng kanyang administrasyon ang pagtatayo ng climate-resilient infrastructure projects. The Philippines recognizes the importance of mitigating the impact of climate change on economic growth and resilience. To this end, it is our top priority to design and build climate-resilient infrastructure, programs, and projects. Katunayan niya, naglaan ng gobyerno ng Pilipinas ng 9% sa national budget para sa mga inisyatibo na sumusuporta sa conservation, climate change adaptation at disaster risk reduction. Samantala, sa pagharap naman ng economic team sa Philippine media sa Davos, pinabulaan na nila ang ulat na umabot sa 70 miyembro ang delegasyon ni PBBM sa WEF. Bagamat walang eksaktong numero na binigay, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na lahat ng sumama sa Pangulo sa Davos ay may mahalagang papel na ginagampanan. Madami kami mga businessmen. Yun importante kasi they also have to talk to their counterparts. No? Hindi malaki yung delegation. Wala naman nakatakdang pagpupulong ngayon si Pangulong Marcos Jr. at bukas na nga ang huling araw para sa kanyang working visit dito sa Switzerland, kung saan ang magiging highlight bukas ay ang kanyang pagharap sa Filipino community. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Nel, isa sa mga talagang goal ng administrasyon no, sa pag-attend dyan sa World Economic Forum ay upang maka-attract ng mga investment. Sa ngayon ba ay may tinitingnan na ang administrasyon na maaaring investment na maiuwi nila or pangakong investment na maiuwi nila or pledge mula sa ibang bansa pagbalik dito sa Pilipinas? Iyan ay naitanong natin, Monica, during the economic team briefing sa Davos. Ano? At sa ngayon ay may 7 kumpanya o investor silang mga nakausap. At may mga nagpahayag na ng mga nagnanais na magpalawig ng kanilang pagnenegosyo sa Pilipinas. Pero ayon sa mga economic manager nga ay ilalabas nila yung detalye na ito matapos itong working visit ng Pangulo, pagka-uwi ng Pangulo sa Pilipinas, Monica. Maraming salamat, Nel Maribohok. Live na nag-uulat mula sa Zurich, Switzerland.